kasi makikita nila yung ano, mag-reflect yung mga bagong subol na ano, malahibo, tsaka tutukain yon, dumudugo, doon talaga mag-start ang feather picking. Feather picking. So araw-araw mo itataas para naman din sila makasurvive sa ano, sa sudden change of temperature. Tapos hanggang umabot yung ilaw sa ano, labas ng ano, kulungan. Labas na ng brooder. Ang ilaw ginagamit na lang para makita pagkain. Makatuka, makainom, pero hindi naman buong gabi. Kung lumalaki na sila mga 15 days, hindi na pwede silang magano para silang nagbibilar ng namatayan. hindi kailangan din nilang matulog. Iniilawan ko na lang sila hanggang mga 8 o'clock. Pinapatay ko na para makatulog naman. Tsaka, tama. Sa umaga, doon, pwede na. Tsaka, pwede na sila patayin ng ilaw kung kaya na nila. So, yon ang ilaw. Pag pinatagal mo dyan, feather picking talaga labas. So, ang mangyayari dyan, pag may dinadala ka sa rinse area, wala nang balahibo sa likod. Butal na yung sa may... Ubos na yung... ano... sa... yung tail. Sa buntot niya. Tsaka minsan may mga namamatay pa. Tama. So, tsaka ito, di mga balahibo dito, tinutuka-tuka. So, dapat, kung gusto tayo mag-commercial, yung mga season natin, kumpletong-kumpleto talaga ang balahibo hanggang lumaki. Anong problema yung mga tapilong tang? Yung bang, yung mga ano? Baluktot, yung buntot ba, o? Mga baluktot, ang mga buntot? Oo. Ay, maraming factors yan. Unang-una, sa materialis. Sa materialis. Materialis mo talaga, pipiliin mo maigi. Ito, sa akin, kahit gaano kapakagandang materialis, pag makita ko na may ano, diferensya mga ng yung buntot, yung buntot at saka yung paa. Wala na, kinakate ko na 'yan. Tingnan mo mga paa ng mga babae ko, straight. Straight talaga. 'Yon ang tinuro sa akin ni Maymay Sibiliano. Mm-mm. Dapat kasi minsan yung mga breeder na iba, ang tinitingnan lang nila yung brood cock, magaling, malakas, tapos maganda. Mm-hmm. Tapos cross ka agad, hindi na sinecheck ang mga babae. Mm-hmm. Tapos lumabas, bakit nagaganito? Kasi ang babae talaga, kung tutusin sa breeding, mga 70% ang nakukuha sa babae. Sa babae? 60 to 70%. Ang sa lalaki is 30% lang. Mm-hmm. Kaya doon talaga, mas dito ka kumukuha ng tempo sa babae kung magbreeding ka, kasi so, dapat yung ang inahin talaga tang 45 degrees yung ano, yung buntot. Oo. Hindi ano, baluktot. Hindi baluktot yung mga paa. Yung mga paa nila straight. Sa akin ang gusto ko yung malayo. Hindi yung kimpi. Yung legs apart talaga. Lahat ng mamano ko dito legs apart. Legs apart talaga. Ito makikita mo lang sa mga hat, sa mga round head. Doon sa sweater, laging nandyan yung mga ano, yung malapit lang ang ano, paganyan. Hindi ko gusto yan kasi sa maneuvering ng manok, mahuhuli yan. Hindi yan makapag-maneuver kaagad. Iba yung, ano, talagang iba yung, may distansya? May distansya, malakas. Kasi kahit anong posisyon, makaano pa siya. Dali makaikot. Madali siya makaikot at dali siya makapag-deliver ng palo. Mm-hmm. Tsaka yung... mas sintonado siya kung pumalo pag ganyan. Pag ganyan. Tang, matanong ko tang sa mga sisyo, ilang araw mo tang, ano ba yung mga binibigay mo na bakuna tang sa mga sisyo? Ay, sa sisyo, ano talaga, may kaibigan ako na nag-suggest na ganito. Sinubukan ko, magaling naman. Ito, 3 days, nagbabaksin ka agad ako. Pero, ano yung binibigay hindi mo? Hindi namin sinunod yung ano sa mga veterinaries kasi one at a time ang vaccination nila. Mm-hmm. At saka yun ang problema kasi minsan
Nagka problema ka sa scheduling. Mm, tama. Tapos pag marami kang sisyo, nalilito ka. Mm. So, sabi ng kaibigan ko, ano lang, sabay-sabay mo lang. Oo. Ang B1 at ang Gongoro, pwede mo yan isabay. Sabay sa isang bakunahan. Sa isang sisyon. Sa isang sisyon. Pwede isang diluent ka lang, tapos dalawang klaseng bakuna. Sa isang diluent. So, isang bisis mo lang ibakuna, binigyan ng bakuna, tapos pangalawang bakuna mo, 7 days after, doon na naman, sabay na naman yung ano, lasuta, at saka kung ano pang gusto mo dyan. Yung foul packs mo, sa pang ilang araw, packs, pang ilang araw yun? Yung foul packs, binibigyan namin mostly 28 days. 28 days. Sabay ang lasuta. Ah, sabay na yung lasuta. Sabay na yung lasuta. Dapat mauna talaga on the third day yung B1, B1 at saka yung gamburo. Oh, okay. Oh, ganyan. Yun talaga dahil pala, no? Ganyan lang para isang beses ka lang mag-ano. Kasi minsan pag marami yung sisiyo mo, tinatamad ka nang maghuli pa para sa susunod na bakuna. Oh, minsan hinihintay ko na lang yung ano. Yung kasi hindi naman sabay yung manok ko. Kasi backyard lang tayo. Nag-ano. So, sabayan na lang parang, sa mga... Oh, parang naghagdan-hagdan sila ba? Mm-hmm. So, minsan inihintay ko, hindi yun proper practice, pero nag-survive naman. Mm. Kasi mahal. Mahal at saka... So, minsan, tinatawag ko yung mga ano, ang kaibigan kong breeder din, isang ano kami, mag-share kami ng bakuna. Mm-hmm. Para makasave. Tama, tama. So, ganyan. So, sa ano, kuraysa, arang ang mga kuraysa ngayon hindi, ano, epektibo. Last year, nagkuraysa ako, pagkatapos, isang linggo, pagkatapos ko nagkuraysa, inatake yung mga sisyo. Sisyo ko. Tapos, ngayon, sinubukan kong hindi na ako nagkuraysa. Wala naman nangyari. Pinalakas ko na lang, ano, antibiotic. So, parang yung binigay mong kuraysa para siya pang nagdadala ng sakit? Nagdadala ng sakit eh. Kasi mahina. Parang mahina, no? Yung sa hepra. Parang mahina sila. Hindi sila katulad ng mga okay lang kung sa Pfizer talaga. Sa Pfizer na. Pfizer na, ano? Bakuna. Yung available dito, mahina. So, magkuraysa ka lang kung nakikita mo sa inyong breeding na sa inyong farm na existing always nandoon ang kuraysa taon-taon, pero kung wala naman, wag na lang mag ano, preventive measures ka na lang. Yun guys, ha, narinig nyo ang isa sa mga tips na ibinigay ni Tatang sa atin, yung sa pagpalaki ng sisyo, yung nandoon sa brooding area na kailangan talaga guys, may ano yan, may program pala yan para hindi tayo magsisi na sa 100 sisyo natin ang nag-survive 50 na lang. So dapat may ano, Brian, may tamang procedure yan guys, lalo na yung paglagay ng ilaw, kasi akala natin throughout 24 hours may ilaw yan, may schedule pala yan, at saka yung height ng bulb, paangat pala yan, paangat habang lumalaki din yung sisiyo. Ngayon guys, tanungin natin si Tatang kung saan niya nakuha itong mga ideyang ito. Tanong natin sa kanya kung ilang taon na ba siyang nagmamanukan. Pakinggan natin si Tatang, guys. Ako, nagsimulang magmanok. 7 years old pa lang kasi yung tatay ko mahilig magmanok, tsaka mananari, tsaka handler. Nang mag-13 ako, natuto na akong magtari. Mag-uping. Doon na ako talaga sa sabungan, 13 years old. Mm-hmm. Pinakantsawan pa ko ng mga... Classmate mo? mga matandang sugarol doon na hindi pwede bata kasali dito. No. Pero wala. Pinaglaban ko kasi, manok ko ito. Ako ang magbibitaw, ako ang magtatari. Bahala kayo dyan. 13 years old at saka sa experience sa pagtatari lang. Ngayon, 55 na ako. Ilang taon na yan experience ko doon.
Tama. Mahigit 42 years na sa tari. Tsaka yung mga ibang, yung mga bagong mga mananari dito, yun. Ako ang nagtuturo doon. Tsaka may mentor ka rin, Tang, sa mga, sa pagmamanukan mo, Tang? Sa pagmamanok, talaga experience ko talaga kasi ako ang iniiwan ng tatay ko. Tapos yung mga amo niya, naging amo ko din. Na sinasabi nila mag-breed ka. Mm-hmm. So, mga 15 years of age or mga dyan, mga up to 20 years of age, nag-ano na ako, nag-breed na ako, yung mga local breed. Tapos, dumating yung isang kaibigan ko na ano siya, lending invest, may nag-negosyo niya lending, mm-hmm. si Ruel Sistoso. Yun, talaga, na bumibili siya ng mga materialist at saka pinabreed niya sa akin. Galing kay Boy Makasiro noon, mga materialist. Doon ako nag-start ng ano, matutong gumagawa ng mga programa sa breeding. Kasi, maano, makita mo naman na maraming damage, so kailangan gumagawa ka ng countermeasure para naman marami kang ma-produce ng porsyento sa ano mga isyo mo. Tang, tanong ko, Tang, sa experience mo, Tang, saan dapat ang mauna, ang pag-acquire mo ng mga manok or ipag-prepare ng area na lalagyan ng manok? Yun, Busal, yun talaga ang problema sa ibang nagmamanok kasi pag nakakita lang ng manok ay bibili na, hindi na iniisip kung may lalagyan ba doon sa ano. Lalo na yung mga seaman dyan na gustong magmanok, excited talaga na gustong kumukuha ng mga manok, pero pagdating sa manok sa kanilang lugar, wala namang paglalagyan. Walang kahit tao. Gaano pa yan kagandang manok, kahit sino pa yung manok, kahit manok pa yan ni Presidente Duterte at saka ni Atong Ang. Pag dumating yan sa inyong bahay, wala namang maayos na lalagyan, masisira din yon, sayang mga pera ninyo. Tama. Sa akin, bago ako kumuha ng manok kay Ramon Montero, inaayos ko muna lugar. May lalagyan ako saka mga materialis ko at saka may nainhanda na ako unang-una yung range area at saka yung mga brooder, ganyan, mga breeding areas. So, payo ko sa inyo, pag nagmanok kayo, unahin muna ninyo pasilidad. Huwag niyo unahin yung manok, madali lang yan, maraming manok. Tama. Marami tayong manok na makukuha sa mga magagaling na mga breeder. At saka yung katiwala, boss. Dapat saka yung katiwala, dapat. Huwag kang magmanok pag wala kang matinong tao na mahilig sa manok. Huwag mong iano sa asawa mo lang. Huwag mong iasa sa asawa mo na ang hilig pagluluto sa bahay, pag ganyan. Tapos, wala, baka yan, mabigyan ng chicken curry. Baka maging ano yan, ulam yung manok nyo. So dapat, ayusin mo muna. Huwag kang bumili ng manok pag ganyan, wala kang ano, wala kang lugar, wala kang tao. Mm-hmm. Sayang lang pera mo. Tama. Gusto mo, magbili ka na lang ano, ng broiler. Ang manok pa. Panglitsun. Saya, dismayado ka. Marami akong kaibigan na dismaya. Ganyan. Tama. Minsan, pinakasimple lang, oh. Manok, binayaran ng 25,000. Tapos, turnover sa asawa. Ang asawa naman, walang hilig, walang alam, bumili ng tali na tag, ano lang, 15 pesos doon sa Agribit Supply. Tapos, yung mga manok nagkawala, nagpatayan doon. Nako. Patay na. Oh. Wala na yung ano, 25,000. Simple, 25,000, what is 25,000 against 15. Tama. Oh. Kahit na 50 pesos pa yung ano, tali mo na. Sa secured lang. Medyo mamahalin ba sa secured. Mm-hmm. Tama. Oh. Yan sa akin, kumukuha talaga ako ng 35 pesos yung ano lang niya. Yung cord. Cord. Gusto ko nyo, ipakita nyo sa inyo mamaya ang cord na kinukuha ko sa online. Safety talaga. Kasi sayang yung 35,000 binibili ko tapos hindi ako makaabot ng ano, 50 pesos na... Yun na, cord. Cord? Wala. Pag mga ganyang bagay, hindi mo na ano, naagapan,
Wala, wala ka rin, patay. Walang kwenta. Sayang, sayang. Tama, tama. Marami na tayong nakuhang mga tips dito kay ano, kay Tatang. Hindi matatapos ng isang buong araw to, guys. One of these days, babalik tayo dito pag may gusto tayong itanong kay Tatang. Pwede ka bang makabigay ng mensahe para sa mga gustong magmanukan dyan, na mga nanonood sa atin ngayon? Okay, Boss Al. Payo ko sa inyo, pag nagmanok kayo, yun talagang manok na gusto nyo. Pero para sa akin, ang manok, pag pumili ako ng manok, ng breed, yun talagang manok na medyo mautak kung lumaban. Kasi iba ang estilo ng competition dito sa atin. Kinanglan, kailangan talaga mautak manok mo, hindi kaya hindi yung sukod na sukod lang. Kailangan maghahanap ng posisyon kahit sa anong paraan, anong posisyon. Pag hindi mo makita yan sa manok, first bakul pa lang, makikita mo na yan pag marunong kang pumili ng manok. Kasi ang manok na walang utak, eh, sugod ng sugod lang yan. Tapos pag medyo dehado siya, hindi yan maghahanap ng posisyon. Pero yun talagang makikita mo yan. Wag. Minsan kasi yung mga iba dyan, pumipili kahit dahil nakita nila napakalakas. Ito na. Ito, pinaka-importante. Pag bumili kayo ng manok, kung gusto nyong mag-compete, bumili kayo sa mga breeder na may actual fight sa big time. Huwag kayong bumili ng manok na lagi na lang nasa nag-post ng sabong, ng forma. Hindi, kurmahan ito. Kailangan din ito, may mga actual fight on the field. May mga record. May mga record talaga na actual. Pag ganyan kinukuha mo, may maasahan ka dyan na makakumpit yan ng mga labanan. Kasi yung iba, kasi bumibili lang na ano, ito, manok, magaling. Tapos, nakikita lang sa ano, sparring. Ano, wala namang mag-champion sa sparring. Tama. Nag-champion yung nag-actual fight talaga. Doon ka kumukuha. Pag, lalo na yun sa ngayon, madali mo lang makita ang mga manok nag-show doon. Mag-monitor ka lang sa World Pitmaster na doon. Makikita mo kung sino mga breeder doon na pwede mong makuna ng ano, magandang materialis. Huwag ang kukuha agad ng mga sa tabi-tabi lang dyan. Hindi naman nag-fight. Tama. Maganda lang sa sparring. Wala ka dyan. Hindi yan. At yung manok mo din, kailangan i-compete mo sa mga big fights para mamonitor mo yung ano, nung ang breeding mo. Paano yan pag 5 beses nanalo pero doon lang sa ano? Bukot-bukot. Bukot-bukot fight. Kahit 1 beses lang yan nanalo, basta big time. Tested na yan. Huwag kang ito, marami na ito, 3 beses, 5 beses nanalo, walang galos. Titingnan mo naman ang side ng ano ang klaseng competition ang sinalihan niya. Baka doon sa ano na yun, panran lang yun. Nanalo sa panran. Tama. Ano ka yan? Tapos derbis na salihan mo, hindi naman panran. Tama. Wala. O, ganyan lang. Huwag kayong ano, huwag kayong mag ano sa pera. Kahit sa akin, ito, 35,000 in-invest ko kay Don Ramon Cibana. Tapos nakaanak ng 10. Sa isang papisa ko lang. 10, ang siyam, sold out na. Tag 12,000 to 10 to 12,000. Kano na yan? Tama. So, bawi na. Bawi mo sa isang, ano, bigyan kasi, ang gusto ninyo, yung manok na, ano, yung ano yan tawag sa Tagalog, barato na manok. Oo, yung mga baratilyo. Yung manok na ano, mura. Tapos mura nga yan pero mura rin ang ano fighting style niyan. Sigurado mura. Tsaka mura yan ang bloodline. So, huwag kayo mag-atubiling mag bumili ng manok na ano quality. Kasi pag maayos kayo yung mag-breed, mababawi rin din ninyo yan. Tama. Lalo na pag maganda sa mga big fights. So, yung iba yun, kasi magtatanong-tanong, magkano manok mo, tapos pag minigay mo presyo,
Salamat, sir. Kasi gusto nila yung mura manok. Mura manok, mura din yon, ano, mura din ang ano, fighting style. Mura din panalo niyan. Sigurado. Panran lang. Huwag ka na lang dyan, asa. So, walang kukuha sa iyo na ano, magaling na customer. Mura din. Tama, tama. Oh, ganyan lang. So, salamat, salamat. Sana may marami kayong natutunan sa akin. Kahit sa sandaling binisita ko ni Boss Al. At siguro sa mga darating na araw, may marami pa akong ituturo nyo. Kasi ako, kinatawag ako dito na ano, parang package. Doon lahat sa akin, breeding, handling, hands-on ako, at saka sa gapping. Doon ako. Pero kumukuha din ako, lalo na sa conditioning, kumukuha din ako sa mga expert, may mga ideas na mga ano, ganyan. Hindi tayo perfecto. Tama. Kuha lang. Ganyan lang tayo, mga kakugi. Thank you. Ganyan lang. Thank you. So yun guys ha, narinig nyo kay Tatang ha, pagbibili kayo or kukuha kayo ng mga manok nyo pang materials nyo, huwag na dyan sa tabi-tabi na mumurahin lang kasi baka mumurahin lang din sayang yung panahon, mumurahin lang din yung laban. Kasi kung ano, binili nyo ng tag 500, 600, ay balik 600 lang muna yung palo. Tama yun guys, kasi ito guys ha, base sa nakikita ko, pagbibili ka ng manok na mumurahin, marami kasi dyan, mga kaibigan natin, mga kababayan natin, bibili ng manok, tag 800 lang, tag 1,000. Tapos magkano naman ang ibibet niya guys, pag isasali na niya sa derbies, magbibet ng mga 20,000. Eh, paano ka makakumpiyansa nun yung bilihan mo sa manok mo, 1,000 lang? Dapat guys, lalo na naman yung paggawin nating materials ng mga manok, doon na sa mga may pangalan na talaga. Dito kay Tatang guys, pagbibili kayo dito, masasabi ko, maganda ang manok niya kasi yung mga binibenta niya dito, yung sinishare niya dito, mga F1. Hindi si Tatang kumukuha dyan sa mga tabi-tabi para ibenta niya. Sabi ng ni Tatang guys, Pupunta muna kami daw sandali doon sa my cording area niya. So, bisita tayo sandali doon guys. Ipakita ko sa inyo yung mga naka-cord doon na mga range. At saka naka-range ng mga manok ni Tatang. Okay! So, ikaw yung nagkuhan lang sa? Guys, andito tayo ngayon sa cording area ni Tatang. Dito pa rin sa ano, sa Argao. So, lahat ng mga manok niya guys na pang ano na, yung pwede na isama or isali sa mga derbies nandito. So, naka-cord na dito lahat guys. So, titingnan natin ngayon yung mga offspring at saka yung ibang pang mga linyada ni Tatang na nandito guys. Lahat pwede rin? Brown red, ilang months na yan, Tang? 9 months na, ilalaban na siya pure ngayong August 7 para naman kapag-testing. August 7? Guys, oh, brown red offspring nung ano, super brown red kanina, ano yung pinakita natin, ganda. Yan, Tan. Shelton. Ah, ano, Tang?
Shelton Roundhead. Shelton Roundhead. Shelton Roundhead. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo ang mukha. Panglaban. August pa rin. It's coming August. Brown red. Ah, ito yung sinabi mo. Cross na brown red at saka gray, silver gray. Ang lumabas. Mo ba ni lambuhon? Yan. Perfection. Perfection Roundhead. Guapo ti Suya guys ay. Perfection Roundhead. Shelton. Shelton. Shelton Roundhead. Tornado Hats. Gamay, gamay yun na ang mga Tornado Hats, no? Gamay na. Suya guys eh. Dark legged. Guys, tingnan nyo guys, ang tipi ni Tatang made of nipa. No? Nipa, no? Nipa tapos may ano? Ito ka ni? Kabilya. Kabilya. Okay. Ito, dalawang muka ng cover niya is worth 70 pesos lang. 70 pesos lang. Tapos itong kabilya, durable at saka madali mong ano, mag-transfer ka ganyan. Tama. Transfer mo, isang tao lang. Isang tao lang, gaan ra. Lipat saka, ka. Malamig itong ano, malamig. Itong nipa, no? Malamig. So magandang ano rin ito guys, oh, material na gamitin. Minimum cost lang. Minimal cost. Talaga makasave. Tapos talian lang ng ano, nylon. Pasok tayo dito sa ano guys sa ranging area ni Tatang. Tingnan natin yung mga kakirils na dito guys. Laki ng ranging area ni Tatang guys. Tsaka ang ganda ng area. Tingnan nyo guys. Pilan ni ka square meters ang ranging area ni Tatang? Bako kakuha na eh. Mga late born. Sagol na itang mga tornado hats. Tingnan nyo guys. Dito sa kabila. Yan. Mga ilang piraso ito nandito tang. Mga kakirels. 50. Mahigit. 50 plus. Tapos yung mga pullets. Pullets na 20 plus. 20 plus. Minutok yung mga gray nga pullet. Tango? No? Drop pa kaya? Ah, balibo. Wala nang speaking. Dito, no? Tingnan nyo guys, oh. 5 months, itang. 4 plus. Tingnan nyo, kung makikita nyo guys, ang mga balahibo ng mga kakiril ni Tatang, kakiril si Tatang,
kumpleto kahit naglulugon. Makikita natin yung naglulugon. Pero tingnan nyo guys, hindi dumaan to ng feeder picking. Kasi sisiyo pa lang, may programa na si Tatang para hindi mag-feeder picking. Ganda. Mga tornado hats. Super brown red. Ganda ng mga balahibo. WPC. Late born. Saka dito sa kabila. Mga 3 months itang. A+. Ganda talaga tingnan guys. Mga ganito. Maraming sisiyo. Saka ang laki ng area nila guys. Hanggang doon pa yan. Kahoy na pagdalapuan. Oo, may maraming kahoy. Oo. Dapat kay habitat nila ang kahoy. Pag ganito kasi guys, hindi ka masyadong ano, magasto sa pagkain nila kasi bibigyan lang pa konti-konti lang kasi marami silang nakukuha mga pagkain sa paligid. Di ba, Tang? Pero unlike dapat sa sisiyo din, limit ang feeding ka. Unlimited pa rin? Unlimited. Unlimited? Unlimited talaga, oh. Feeding. Baka magtataka kayo, hindi ako hilig sa sweeter kasi yung sweeter, minsan, sweeter, nadaanan ko na yan, sweeter, parang kumpiyansado. At saka pag na ano na sila, dihado na sila sa laban, gumigiri. Gumigiri yan. Tapos, kung pumalo, napakalayo ng U-turn, maneuver bago pumalo. Ulit. Yun palang karakteristik ng ano, shooter. Kung makikita ninyo, mahilig ako sa hats. Kasi yung hats pag naka-dihado na, hindi na tinitigilan yung kalaban. Hanggang matapos. Kaya pala yung mga kadalasan ng mga hatches ay ano, ground fighter, no? Sa yung sweeter, maraming bisis niya na kabur na natalo pa. Tama. Kasi kumpiyansador. At saka sa stag, yung sweeter pala, talaga, pag walang cross na mga hatches, hindi yan nagsiseryoso sa first buckle. Parang ano lang yan, parang bibiro lang siya sa first buckle. Laro-laro lang. Yan ang mga mentalidad ng sweeters. Kala nila maglalaro, sparring lang. Pero itong mga hatches talagang tatamaan ka ng sulit talaga pag may mga first buckle pa lang, magpatama na ng malakas. Yung sweeters, iwan ko, meron din mga ibang sweeters dyan na naka-cross na ng mga yellow-legged hat na parang matapang na rin, matino at ano, seryoso na rin sa first buckle. So, importante talaga pag may, ano, may base ka na ano, hats, no? Problema yung sweater sa first buckle talaga, lalo na pag ang kalaban ay off-color. Hindi yan, ano, nagsiseryoso. Parang naglalaro-laro lang yan. Kaya minsan, parang siya ang may posisyon sa angatan pero siya ang tinamaan. Yun pa lang mga problema sa sweater. Yan problema ko sa sweater, experience ko lang yan. Iwan ko sa iba. Masakit minsan kung ang manok mo maganda, natatalo lang sa ano, na pangit na manok, para kang hindi makatulog. So kung pangit lang manok mo tapos natalo ng magaganda, okay lang yun, pangit naman yung sa manok natin. Walang problema, tatawa-tawa ka lang. Yun. So, yun palang sweeter, guys. Based sa experience ni Tatang, ano pala yan? Sa first buckle, hindi magsiseryoso daw. Tsaka kumpiyansador. So, dapat pala, guys, may ma-infuse ka or may ma-cross ka na mga hatches. Kaya dito sa ano ni Tatang, mga sa manok ni Tatang, ano siya? Mas gusto niya hats. Ang mga hatches. Report hats. Kung may sweeter man, kakaunti lang. Mga light fouls, kakaunti lang. Maybe ako sa dark fouls. Dark fouls talaga. So, yun ang mga linyada ni Tatang. Tsaka hindi rin siya, ano, guys,
Hindi rin siya kampante doon na maggawa siya ng kanyang sariling ninyada. Kasi chapsoy na daw yan. Kasi cross-cross ka para. So wala na. Hindi mo na makukuha yung puro. Yung talagang anong tawag dyan tayo? Yung linyada talaga ng gusto mong yung ano niya, yung brood vigor. Pag sinabi mong tornado hatch, eh tornado na lang. Yung iba dyan, magawa, tapos palitan ng pangalan sa kanila, pangalan. Paano mo yan matris? Kailangan pangalan yung mga dating manok mo. Tama. Kasi pag nakapangalan ka yan, maraming pangalan, sigurado chapsoy yun. Chapsoy talaga. So, halo na gumagawa. Halo-halo na yun. Oo. Oh, sa akin, minsan, hindi pa mag-ano paggawa. Sa akin, wala akong tatang hats. Wala akong... ano? Hats talaga pa. Hats. Ganyan. Brown red talaga. Saan galing doon? Super tatang hats. Wala, mahirap yun. Mahirap daw yun, guys. Tapos, ngayon, kantatang na gumagawa ng pangalan ng manok pero tama. Hindi nila ma-explain yung ano yung linyada niyan. Oo, yung bloodlines, ilang percentage ba ang ganito, ganito. So, ang nangyayari yan, guys, chapsoy nga. Chapsoy nga. Pinakbit. Manok. Halo-halo na, no? So, pag yan, guys, pag gusto niyo mga materials na mga ganda dito kay Tatang, mga hatches, Mount Banahaw lines, mga pure breeds at saka mga F1 nandito sa kanya. Tapos, regarding sa mga price naman, guys, kausapin niyo si Tatang, mag-message kayo sa FB account niya. Ito para yung FB account niya, guys, tingnan niyo. Pwede naman natin pag-uusapan. Yan. Pwede man daw pag-uusapan kung ang presyo. Wala problema. Every transaction, there's always a negotiation. Negotiation. Tsaka, guys, pagpunta niyo dito sa, ano, sa Argao, pagdating niyo sa Barangay Bindod, ano, kilala dito si Tatang? Kilala tayo dito. Oo. Isang magandang opportunity sa atin to mga kakogi na mabisita natin dito si Tatang. Kasi may natutunan tayo. Saka hopefully, God willing, this is the first time but definitely not the last time. Kasi babalik tayo dito, guys, kay Tatang. At saka kayo din, guys, pag may mga tanong kayo, pwede kayo magbisita sa Facebook account ni Tatang. Walang problema, basta mag-online siya, sasagot naman siya eh. So guys, Tang, may ano? Pahabol ako sa akin lang, sa buong Pilipinas, sa mga officials doon na mahilig sa manok. Sana naman ikiter ninyo yung mga maliliit na magsasabong. Kahit nag-online kayo dyan, yung mga may pera lang ang maka-avail. Sana din gawa ninyo yung paraan yung itong mga nagmamanok na backyard na pupusta lang ng 1,000. Pwede naman namin i-follow dito ang sistema ng sa online. Sana din sa mga congressmen, lalo na sa ating mahal na presidente, na bigyan naman ninyo ng kaunting libangan yung mga maliliit na magsasabong. Tama, tama. Kasi nalulungkot na kami dito dahil sa ekonomiya, sa pandemya, wala pa naman kami libangan. At saka, nagiging target na naman kami ng mga pulis dito kasi kami lang ang parang illegal per se. Illegal nga kami doon. Pero kung tutuusin itong sabong, kultura ito ng Pilipino. Tama. Kahit basahin mo yan sa Presidential Decree 449, ang sabong ay national pastime ng Pilipino. The Presidential Decree, ibig sabihin, 449. Kultura, yan. Dahil tayo naging Pilipino, dyan tayo nakilala, mahilig tayo sa sabong, kultura. Tama. So, dapat kung pipigilan lang ninyo dahil sa sitwasyon ngayon, pwede naman natin gawa ng paraan ng sitwasyon na makasunod tayo sa mga protocols ng IATF. Ang problema lang dito, nalulungkot ang mga maliliit na magsasabong kasi wala na sila mapugtahan. Kung meron man, inahabol ng pulis. Sila pa ang nagkakaso. Yung mga iba dyan, mga mayayaman, sila ang lumiligaya. Wala pa silang problema sa pulis. Tama. Ito, ganyang sitwasyon hindi nila nakita. Sana makikita yun ng mga opisyal natin. Nakakalungkot talaga isipin mga kaibigan ko dito para nang nag-iiba ang kanilang buhay.
Tama, tama. So, yun. Yun, guys, ha? Narinig nyo si Tatang. So, yun na lang, guys. Hanggang dito na lang muna itong episode natin. Salamat sa panonood nyo. Salamat, Tang. Okay. Tang, okay. Salamat po sa pagtanggap nyo sa amin. Salamat. Salamat. Tsaka, guys, hanggang sa susunod natin pang mga episode, hanggang dito na lang muna. Mga kakugi, tandaan palagi, basta magkugi, dunay ani. Okay. Okay.